may dalawang quotation na gusto kong basahin. Sinabi ni Mark Twain, "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why." Yung ikaw ay pinanganak. Yung una, yung pangalawa, bakit ka pinanganak? There's another quotation kay Augustine, "You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they find their rest in you." Ginawa mo kami para sa iyo. Wala kaming kapahingahan maliban sa iyo. So sa pagtuklas mo sa iyong buhay, bakit ka nandito? Bakit ka sinilang? Anong dahilan? Anong reason? Anong purpose mo sa buhay? Mag-ingat tayo sa ating mga pakikinggan, mga maraming pilosopo ngayon, hindi lang ngayon, noon pa, sapagkat may epekto yan sa paghahanap mo sa kasagutan. Kung ikay makikinig at napakinggan natin yan nung aral tayo ng high school kay Charles Darwin, at ngayon yung tagapagsalita niya si Richard Dawkins, isang ateista, ito ang sinabi niya sa aklat ni Alistair McGrath, na dating atheist, isang scientist, at ngayon ay tunay na mananampalataya sa Diyos. At sabi niya dito sa aklat tungkol kay Richard Dawkins, sinabi niya raw that God is unnecessary or impossible. Yan ang view ng Darwinism, and sinabi niya rin na religion leads only to evil. Ang relihiyon ay yan ay patungo lang sa kasamaan. It is like a malignant virus infecting human minds. At marami pang mga boses na ganyan sa ating kapanahunan, lalo na sa internet, maraming mga influence. Pero iba itong pinahayag ni Augustine, na may pagkilala sa Diyos na gumawa sa lahat at sa atin, at walang tunay na kapahingahan, walang tunay na kapayapaan maliban na matagpuan natin yan sa Diyos. Bakit? Sa ating pinag-aaralan dito sa unang aklat ng Genesis, at may katanungan na tinanong tayo nung nakaraan, ito ba'y history o hindi? At may bagong movie ngayon, ilalabas yan ngayon February, is Genesis History. Maganda ito, at iniimbitahan dito ang lahat, isama niyo yung pamilya ninyo, manood kayo niyan, although nasa YouTube yan, pwedeng libre, para malaman mo. Malaman natin na mga issue na yan, at maganda sapagkat yung gumawa niyan ay talagang in-interview yung mga scientist na mga magagaling sa kanilang mga linya. At I encourage you na panoorin nyo yan at makatagpo tayo ng tunay na kasagutan, at hamunin nating lahat ng ating mga narinig at nababasa sa dito sa unang aklat ng Genesis. Why? Sapagkat ito, kung naniniwala tayo, ito'y history. Ito'y totoong nangyari. And then, hindi na mahirap sa iyo para paniwalaan lahat ng sinabi ng banal na kasulatan. Lalo na yung mga bagay na mahirap paniwalaan na milagro na ginawa ng Panginoon. Lalo na yung dakilang milagro. Paanong isang taong masama ay maligtas at tanggapin ng Diyos? And so, babalik lahat dito sa aklat ng Genesis. At ating tinalakay dito kung paano ang Diyos ay lumikha ng buong universe, Genesis 1, and verse 1 and 2. And then, nakita natin kung paano niya zoom out na ginawa niya yung planet Earth, itong planet natin, na ginawa niya, na walang form, puno ng kadiliman, puno ng katubigan, formless, hindi pwedeng tirahan. And yet the Holy Spirit, the triune God, may hint dito ng Diyos na Trinidad, ang ating Panginoong Yesus sa John chapter 1, ay walang nalikha kundi sa pamamagitan niya. Mahalaga na ating alalahanin ng sunod ni Moses ito, sapagkat sila'y galing doon sa lugar ng pagano, 400 years, doon sila sa Ehipto, at dadalhin sila ng Panginoon dito sa Kanaan. Kanaan na maraming mga pagano. So sa panahon ni Moses, mahalagang ipakilala kung sino ang tunay na Diyos. At yan ang katotohanan na mahalaga kaysa ngayon, lalo ngayon sa atin.
Sinulat siya laban sa mga agnostic, polytheist, pantheist, materialist, fatalist. Hinahamon dito ang lahat ng mambabasa ng pananampalataya sa tunay at buhay na Diyos. So yung ating huling pag-aaral sa Genesis 1:3 to 31, nakita natin yung progression ng paglilikha ng Diyos. Paano sa pamamagitan ng kanyang salita lamang? Napaulit-ulit niyang sinabi, evening and morning and then good, good, good. Nagsimula siya sa paglikha ng kaliwanagan at hiniwalay ang kadiliman. And then yung kalangitan at karagatan. And then the third day, yung kalupaan at karagatan. And the fourth day, yung kalawakan na binilagay niya ng araw, bituin, buwan. On the fifth day, yung kalawakan ay may mga ibong lumilipad. And then sa karagatan ay mga isda. On the last day, on the sixth day, ika-anim na araw, verses 24 to 31, dito sa kalupaan ay pinuno niya una ng mga hayop, iba't ibang hayop, and then sa kahuli-hulihan, ang tao. Ang tao ang pinaka-climax ng kanyang paglikha. Tao ka ba? Yes! Lahat tayo na nandito, na nakikinig, at mga tao sa buong kalupaan, sa paglikha ng Diyos, yung pinaka-climax kung paano niya nilikha ang buong universe and then sinum out niya yung planet Earth and then sinum out niya yung paglikha sa tao pagkatapos niyang ihanda ang nasa langit at nasa lupa, pinuno ng nasa langit at nasa lupa sa himpapawid, sa kailaliman ng dagat, sa kalupaan, kumbaga sa pag-upa doon sa mga high-rise building, fully furnished. Kumpleto ang lahat ng nilikha niya, nang lumitaw ka sa mundong ibabaw, lahat ng pangailangan mo ay pinrovide na ng ating makapangyarihang Diyos. Huwag mong baliwalain yan. Special ang Diyos, ang mga tao nilikha ng Diyos. Ating ngayong bulay-bulayin ang verses 26 ang chapter 1 hanggang 31. At ang hamon ko sa iyo ng mga tao na may hininga pa. Galing ako kagabi sa Muntalban sa Pattaya at ako'y nangaral. Last year galing din ako doon sa Muntalban. Dahil yung asawang babae namatay, ngayon naman yung asawang lalaki. It reminds me again na ang buhay mo, ang buhay ko'y maikli lamang. Kaya sa buhay mo na yan, alalahanin mo ang iyong Diyos. Alalahanin mo ang kadakilaan ng iyong Diyos. Alalahanin mo siya sa bawat circumstansya ng iyong buhay. Bawat circumstances. Hindi siya baliwala. Hindi siya sa margin lamang. Siya ang sentro ng lahat. Hindi ikaw. Hindi ako. Sabi niya sa verse 26, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sinabi ng Diyos, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halaman na nakakabinhi na nasa ibabaw ng lupa
at ang bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Sa bawat mailap na hayop sa lupa, sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, sa bawat bagay na may hininga ng buhay ay ibinigay ko ang lahat ng halamang luntian bilang pagkain. At ito ang nangyari. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi, nagkaroon ng umaga, ng ika-anim na araw. Ito po ang banal na salita ng Diyos. Ang Diyos na manlilikha ng buong planet, billions of stars, at ang planetang ito na ating tahanan. Lahat-lahat ay ginawa ng kanyang makapangyarihang salita at kamay. At pagdating sa tao, meron ditong diskusyon. Merong special conference. Lalangin natin. Plural, hindi singular, may hint. Bagamat hindi sobrang malinaw ang Diyos na Trinidad, pero merong hint. Sa chapter 1, sa chapter 2, Genesis, o sa John chapter 3, John chapter 1, 1 to 3. So makita natin dito ang espesyal na paglilikha ng Diyos sa tao sapagkat mahalaga ito dahil ang mga ateista ay nagsasabi, saan daw galing ikaw? Galing ka lang sa maliit na anumang bagay na yon at pagkaraan ng milyon taon, evolution, nag-evolve ka sa chimpanzee, sa unggoy. Hanggang ikaw ay maging maganda at gwapo ngayon. So, payag ka doon? Eh, sila na lang. Ang sabi ng Diyos, lalangin natin ayon sa ating larawan. Alam natin ang ating Diyos ay espiritu, hindi physical. Makikita natin dyan ang espiritualidad ng Diyos na dapat ay makita sa kanyang mga taong ginawa ayon sa kanyang wangis. Hindi niya sinabi yan sa mga hayop, sa mga halaman, sa mga isda, sa mga ibon na lumilipad, sa mga stars, sa mga buwan. Ang kanyang pinagsabihan lang ng ganito, ng espesyal na paglilikha at ng mga pagpapala, ng mga pribilehiyo. Tao lang. Mga tao lang. Hindi sa ibang nilikha. At ikaw ay tao at ako'y tao. Gusto kong makita natin dito sa huli nating pag-aaral ang dignidad ng tao. Lalo na ang Diyos na ito ay nagkatawang tao. Huwag kang makinig sa mga pilosopo. Makinig ka sa Diyos na lumikha sa iyo. Na walang ibang iniisip kundi ang iyong kabutihan, ang ating kabutihan, ngayon at magpakailanman. Itong gusto kong sabihin sa bahaging ito ng salita ng Diyos, ang tao ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang sariling wangis upang ilarawan ang kanyang katangian para sa kanyang kapurihan. Kaya niya tayo ginawa ayon sa wangis niya upang mag-reflect ang kanyang katangian. Nang sa ganoon ay papurihan ng Diyos. Kaya yung tanong sa iyo at sa akin, kapag ikaw ba'y pinagmasdan, kapag ikaw ba'y siniyasat, nagre-reflect ba dito ang wangis ng Diyos? Wangis pa rin tayo ng Diyos dahil sa pagbagsak sa kasalanan, ito'y nasira, ito'y nadumihan, ito'y nandun pa rin. At dyan pumapasok ang magandang balita. Ang Diyos natin ay nagkatawang tao. Dalawang bagay. Una, mga kapatid, ang paglalarawan ng Diyos sa sangkatauhan.
Yung pangalawa dito, ang pagpapala ng Diyos sa sangkatauhan. Huwag natin itong baliwalain. It is not your right. Kundi ito'y pagpapala, ito'y pribilehiyo ng Diyos sa atin na kanyang mga nilikha. Kaya nga itong sumulat ng Awit 104, siya'y namangha. Dahil kumpara mo ang tao sa kanyang malalaking nilikha, ano ka ba? Kagaya ng kumanta na sinabi, ikaw ay ano lang, palabok lang. Pero binigyan tayo ng ganitong special privilege. Kadakilaan ng Diyos na ipinahayag sa atin. Number one, tandaan mo ang iyong sarili. Nakikinig kayo mga bata? Tingnan niyo kami natutulog dyan sa tabi ninyo. Gisingin mo siya, tao siya. Nandito ka para makinig. Gisingin mo yung sarapan mo. Importante ito sapagkat kapag hindi nyo naintindihan yan, baga high school kayo at makikinig kayo sa mga pilosopo ninyo, mga profesor. Ngayon pa lang, makinig tayo. Ang sabi ng salita ng Diyos, maliwanag, galangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Hindi po pwede ito na sinabi ng mga pilosopo galing sa unggoy, nag-evolve, naging tao. E kumpleto na nga lahat ng mga unggoy. Paano? Ay mga hayop eh. Kumpleto na lahat. Bakit siya babalik pa sa kung saan? At mag-evolve ng million, billion na taon. Ito po ay malaking kalokohan sa mga pagtuturo, subalit niyakap ng marami. Baka meron sa inyo ganyan. Baka ang isip mo sa kaibuturan, mukhang tama ito, galing yata talaga kami sa unggoy. Tandaan mo yan, mag-reflect yan sa iyong pagkatao, sa iyong relasyon sa tao, relasyon mo sa pamilya mo, relasyon mo lalo na sa kapwa mo, mananampalataya. Pero kung dito pa lang ay nakikinig ka sa Diyos na lumikha ng lahat, na ikaw ay espesyal na nalikha, at ang tao na kasalamuha mo, inilagay ng Diyos sa kapaligiran mo, ay espesyal na tao. Kung nakikita natin ang nagawa ng kasalanan, subalit nakikita pa rin natin ang larawan ng Diyos. Larawan ng Diyos, ito'y pareho doon sa ginamit sa Exodus 24 na inukit na larawan. Inukit. Ito ay nagpapahayag hindi doon sa physical, kundi siya bilang representative. At ang tao na nilikha ng Diyos ay representative sa mundong ito na nilikha ng Diyos. Hindi sa physical, kundi sa kanyang katangian, sa kanyang espiritualidad, sa kanyang mga tinawag na communicable attributes, mga katangian ng Diyos, yung kanyang pagiging self-conscious, yung kanyang pagiging moral. Hindi tayo mga hayop. Meron tayong personalidad. Meron tayong regalo ng komunikasyon. Meron tayong katangian na ito na katangian ng ating Diyos. Yan ang kaibahan natin sa lahat ng nilikha. Meron tayong kapasidad sa fellowship, sa relasyon sa isa't isa. At yan ang nakikita natin sa isang Diyos na may tatlong persona. Sa kaklat ni John MacArthur, The Battle of the Beginning, kinote niya si Dr. Kelly, sinabi niya, God has never existed as a single, lonely, solitary, or cut-off individual. He has always existed in a fullness of family-like being. Father, of whom the whole family in heaven and earth is named, or as the great Saint Athanasius used to say in the 4th century, the Father has never been without His Son. And the amazing mystery of the origin of personality is that the one God exists as three persons in one being or substance or reality, the one substance of being of God inherently involved personhood.
So ganyan ang Diyos. Hindi siya nagsosolo, lonely, individualistic. Bilang tao, ito yung wangis niya. Meron tayong kapasidad ng pakikisama sa isa't isa. May fellowship at dapat nakikita yan higit sa lahat sa iglesia ng mga tao ng Diyos na maaaring mabago sa biyaya ng Diyos. Ito ang katangian ng Diyos at ito'y sinummarize sa Westminster Shorty Catechism, question number 10. Ang tanong, how did God create man? Answer, God created man, male and female, after His own image, knowledge, righteousness, and holiness. Ito yung katangian ng Diyos. Yung kanyang kaalaman, knowledge, katuwiran, kabanalan. At bilang mga tao na ginawa ayon sa wangis ng Diyos, meron tayong kagaya ng Diyos sa kanyang kaalaman. Sa mga pinahayag ng Diyos, sa nilikha ng Diyos, ang unang tao na si Adan, may perpekto siyang pagkatao. At naiintindihan niya ang pahayag ng Diyos. Nalalaman niya, may kaalaman sa Diyos. Bagamat tayo ay nasira ng kasalanan, pero nandun pa rin yung kaalaman na may Diyos, bagamat tinatanggihan ng iba, bagamat nakikita mo hindi po pwede ng ganda ng nilikha sa langit, sa lupa, sa ilalim, at mga tao, hindi maaari na walang nag-design nito. Hindi maaari. Yung mga nais lang talaga mag-rebelde at walang pananampalataya. Sa biyaya ng Diyos, kanyang pinahayag ang kaalaman na ito sa salita ng Diyos. Ito sa Biblia upang makilala siya. Upang magkaroon tayo ng tamang kaalaman bilang tunay na tao na nalikha ayon sa kanyang wagis. Merong katuwiran. Merong tunay na kabanalan. Nilikha niyang banal ang unang tao at siya ay hiniwalay para sa Diyos at siya ay dedicated sa Diyos. Yan ang kabanalan, hiwalay para sa Diyos. Yan ang wangis ng pagkakalikha niya sa atin. Hiwalay para sa Diyos. Kumusta ang buhay mo? Kung ikaw ay tao, ikaw ay ginawa sa wangis niya. At ang orihinal ng pagkakadesign ng Diyos bilang kawangis niya ay mga banal. Mga banal na hiniwalay, hiwalay, malayo dapat sa kasalanan at malapit sa Diyos. Alam nating lahat ang kwento, pag-aaralan natin yan sa susunod, pagdating natin sa chapter 3, ang dulot ng kasalanan, ang dulot ng kamatayan at ng kasiraan. Alam din natin, ang Genesis 3 verse 15, na merong tagapagligtas, may magandang balita, maaari mag-ayos ng wangis na ito na nasira, na walang kabanalan o kulang sa kabanalan, o yung katwiran, o pagsunod sa Kanya. Masunurin ang mga tao dapat na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ang tanong ko sa iyo, tao na ginawa ayon sa wangis ng Diyos, ikaw ba'y masunurin? Ikaw ba'y masunurin sa Diyos? Yan po ang wangis ng Diyos. May katuwiran, may pagsunod. Remember yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 10, ako ang mabuting pastol, and verse 27, ang aking tupa'y nakikinig at sumusunod. Hindi ka lang nakikinig, hindi ka sumusunod. Hindi ka lang nasunod na sunod, hindi nakikinig. Nakikinig sa Kanya. Sumusunod sa Kanya. Binibigyan niya ng buhay na walang hanggang. Binibigyan niya ng proteksyon. Walang sino man makakuha sa kanyang kamay at sa kamay ng Ama. Kaya kung tayo po ay kapos ng ito, sa lahat ng ito, at kapos talaga tayo, Roma, Trestius, walang matuwid, lahat, walang matuwid. Kapos tayo sa dinidemand at hinihingi ng Diyos. Kaya itong bad news na ito, itong bad news na ito,
ang dahilan ng lahat ng korupsyon. Ang lahat ng dahilan kung bakit ang mundong ito na pinuno niya ng tao ay walang tunay na kaalaman, walang katwiran, walang kabanalan, walang pagsunod. Ito'y paalala sa iyo at paalala sa akin, sa atin lahat. Sapagkat sa pag-unawa na ang Diyos na ito na makapangyarihan sa lahat, na naglikha sa mga tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan upang siyang mag-reflect dapat ng kanyang kabanalan, ng kanyang katwiran. Dito natin mauunawaan yung pag-aaral natin sa tao na bumagsak sa kasalanan ng ganap, total depravity. Dito sa pagtuturo na ito ng tao ay ginawa ayon sa wangis ng Diyos, dito natin mauunawaan ang pagliligtas ng Panginoon sa taong makasalanan. Dito natin maintindihan kung paano binabago niya ang puso na masama. Dito natin maintindihan ano ba talaga ang dapat na bumubuo sa iglesia ng Panginoong Hesukristo. Anong marka ng tunay na bahagi ng kanyang iglesia? Kaya kung ikaw ay matagal ng miyembro ng iglesia, tingnan mo ang pagkakawangis ng Diyos, ang paglalarawan na dapat natin siyang i-reflect sa kanyang kabanalan, sa kanyang katwiran, sa ating pagiging masunurin. Ito'y panawagan sa ating lahat ng pagsisisi at pananampalataya. Sapagkat kapag hindi natin ito nagagawa, sisirain pang lalo ang wangis ng pagiging taong espesyal. Tinuturo din dito, mga kapatid, mga kaibigan, na may dignidad ang tao. May dignidad, hindi tahayo-hayop. Sinabi dito ni Richard Dawkins na ang tao daw, sinabi niya, "We must recognize that we are animals, part of evolutionary process." Hindi totoo, mga kapatid. Ginawa tayo ayon sa wangis ng Diyos at may dignidad tayo. So, kamusta ang pananaw natin sa tao? Mag-umpisa tayo sa bahay. Sa sarili natin, may dignidad. Sa ating asawa, anak, kapamilya, kapuso, may dignidad ang tao. Paglabas ng iyong paningin sa mga tao sa kapaligiran, may dignidad ang tao. Lalo na, pagpunta natin dito sa church Sunday after Sunday, may dignidad ang mga taong ginawa ayon sa wangis ng Diyos. At bilang mga mananampalataya, naranasan natin ang pagbabago na ito, na ibinabalik tayo sa wangis ng Diyos, sa katuwiran, sa kabanalan, sa pagsunod, at dapat na i-reflect natin ito. Kung tayo'y nagsisiraan sa isa't isa, kung nagsasalita tayo, binibigyan tayo ng babala ni Santiago, paano tayo gumamit ng dila na nagwawasak sa wangis ng Diyos sa ating kapwa? Oh, mga kapatid, sino dito ang di guilty? Lumapit tayo ng may pagsisisi. Kung nakalimot tayo sa dignidad ng tao, humingi tayo ng tawad. At gawin natin ang ating magagawa sa tulong at biyaya ng Diyos habang may hininga pa, sapagkat tayo'y papanaw isang araw at haharap tayo sa Diyos na lumikha sa atin. Ngayon, panawagan ko sa inyo kung kayo hindi mananampalataya. Anong ginagawa mo sa iyong katawan at kaluluwa? Kung may kaisipan ka na natutunan mo galing ka sa hayop, ako'y nakikiusap sa iyo. Ikaw ay espesyal na nilikha ng Diyos at binigyan ng lahat ng iyong pangailangan. Hindi para sa iyong sarili, kundi ikaw ay magbigay lugod ng papuri
sa Diyos na may lalang ng lahat. Sa Diyos na nagbigay ng pribileho, hindi ka ginawang ipis, hindi ka ginawang lamok, hindi ka ginawang kuto, na tinitiris lang. Nakikinig kayo mga bata? At kayo mga kabataan, ang tagal mo nang alam yan. At mga katandaan, ito'y panawagan sa iyo. Si Kristo ang tunay na larawan ng wangis ng Diyos. At sa pamamagitan niya, maaari kang mapanumbalik. Pero kailangan mong lumayo sa kasalanan. Kailangan mong magsisi. Kailangan mong magsampalataya sa Kanya. Nakita natin ang dulot nito sa kasaysayan ng mundo. Nakita natin kung paano mapangwasak ang mga taong hindi ganito ang pananaw na ang tao'y hayop lamang. Si Hitler, ilang pinatay niya? 11 million. Ngayong araw nito, alam ko ay kaarawan na ni Lenin sa kanyang kamatayan. Sa pagkaalam ko, umabot ang 6 to 8 million ang namatay sa ilalim ng kanyang pamamahala at pilosopiya. Ngayon na lang sa ating panahon dito sa Pilipinas, alam natin kung paano mga tao pumatay na parang ipis lamang. Ito'y nakapagdugo sa ating puso. At maghahangad sa atin na manalangin sa ating Panginoon sapagkat tayo ginawa ayon sa wangis ng Diyos. Pangalawa, tingnan natin dito sa maikling sandali ang pagpapala ng Diyos. Hindi mo ito right, hindi mo ito karapatan. Remember, ikaw at ako'y sumira, nasira ang wangis niya dahil sa kasalanan. Yes, tayo ay anak ni Adan, tayo rin mismo ay gumagawa ng kasalanan sapagkat yan ang likas natin. Subalit kay Kristo, maaari tayong mabago. Tingnan natin ang pagpapala dito ng Diyos, hindi karapatan, kundi pribilehyo ng Diyos. Sinabi niya, sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak, magpakarami, punuin ninyo ang lupa, supilin ninyo ito, magkaroon kayo ng pamahala sa mga isda, sa dagat, sa himpapawid, sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw at tingnan mo, ibinigay ko ang bawat halaman na nakakabinhi sa iyo para pagkain ninyo at malugod kayo. Yan ay hindi mo karapatan. Hindi mo karapatan kumain, hindi mo karapatan minum. Yan ay pribilehyo, biyaya lamang ng Diyos sa atin. Huwag nating kaligtaan, every good and perfect gift comes from above. Galing sa Kanya. Lahat-lahat ng ating ini-enjoy sa buhay. Ilang taong ka nang nabubuhay. Ikaw ba'y nagpapasalamat pag ikaw kumakain at umiinom? Hindi ka ba nagpapasalamat pag bukas mo ng gripo, hindi putik ang lumalabas? Hindi maruming tubig kagaya doon sa Manila Bay? Hindi ka ba nagpapasalamat doon sa mga namalengke sa inyo? Napakarami ng mga isda. Iba-iba. Iba-ibang kulay. Iba-ibang itsura. Napaka-artistic, napakagaling ng ating Diyos. Kaya natuto rin tayo pagiging artistic dahil wangis tayo ng Diyos. Pero napakaraming pagpapala dito na dapat nating siyasatin sa ating sarili. Ito ba ay pinagpapasalamat natin yung iba't ibang uring mga halaman, iba't ibang prutas, punta ka sa Kilmart, punta ka sa palengke, iba't ibang klase. Paborito niyo ba yung durian? First class. Marami pang iba. Mga pagkain na binigay ng Diyos. Hindi mo ito karapatan. Ito'y pagpapala. Ito'y biyaya niya sa atin. Ito'y hangarin ng Diyos na mag-enjoy tayo sa Kanya. Na tayo magbigay luwalhati. What is the main purpose of your life? To glorify Him because of His goodness. Dahil sa Kanyang maraming iba't ibang kabutian. At magalak tayo hindi lang sa mga tinatamasa natin buhat sa Kanya mismo na nagbigay ng lahat, na lumikha sa atin ayon sa Kanyang wangis at nagpapala ng lahat. And take note, dito unlimited. Kung anong ine-enjoy mo ngayon, hindi yan unlimited. May limit yan.
Baka hindi mo alam ngayong araw ng limit niyan. Alam mo ba? Hindi ko alam. Alam niya yung schedule mo. Yan ang limit niya. After this, eternity. Walang hanggang. Walang hanggang. So, ini-encourage ko kayo at hinahamon ko rin kayo. Ito yung Diyos na nagpapala sa iyo, sa atin, sa araw-araw. 24 hours a day. Lahat-lahat binigay niya sa atin para mag-enjoy at magbigay luwalhati sa Kanya. Hindi lamang yan, tayo pinagpala dito ng kanyang pagpapahayag na magpalaganap kayo ng buhay. Verse 27 and 28. Binaspasan ng Diyos kayo'y magpakarami na mga anak at magparami. At talagang marami na ngayon. Ilang billion na ba ang populasyon ngayon? Pero originally, yung pagkakasabi ng Panginoon sa tao, yung pagpapala ng pagpapakarami upang marami ang mag-reflect ng kanyang larawan, ng katuwiran, ng kabanalan, ng pagiging masunurin, mas marami, mas maganda. Eh ngayon, dumami ang taong mga rebelde, isa ka ba ron? Ang daming mga taong pasaway, mga tao na ayaw kilalanin ng Diyos, ayaw magpasakop, ayaw sumunod. Nananawag kami sa iyo, nakikiusap sa iyo, tingnan mo, hindi mo siya karapatan at pwede siyang kunin anytime. Pero patuloy pa rin siya nagbibigay. Romans 2, verse 4, inaakay ka ng kabutihan niya sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Kanya. At itong pagpapahala niya ng pagpapakarami ng magkaroon ng mga anak, ito'y regalo ng Diyos. Ang sabi dito, lalaki at babae. Walang gitna. Yan ang problema sa mga naniniwala ng tao ay galing sa evolutionary process mula sa unggoy. Yung lahat ng mga immoralidad, yung dulot po ng kasalanan, dulot na sa paniniwala ng tao hindi ginawa ayon sa wangis ng Diyos. You can trace lahat ng uri ng karumihan sa ganitong kaisipan. At narito tayo muli upang mapaalalahanan mga kapatid, mga kaibigan, na tayo ay special na nilikha ayon sa wangis niya, tayo pinagpala ng labis-labis, at tayo ay binigyan ng pagpapala na tayo ay mag-enjoy bilang may relasyon sa lalaki at babae na pinagsama niya ayon sa kanyang kalooban. Higit pa natin ito pag-aaralan sa chapter 2. Pero narito sa pasimula pa lang ang disenyo ng Diyos, lalaki at babae. Kaya maraming nabahala doon sa pronouncement ng ating Pangulo patungkol dyan sa bagay na yan, ng pagsira sa disenyo ng Diyos. At siyang inaprubahan ng maraming mga Western countries na talaga nakapagdurugo sa ating puso. Kailangan nating bumalik sa ating Diyos na manlilikha sa lahat. Pinagpala niya lalaki at babae upang magpakarami, upang mas marami ang mag-reflect ng kanyang larawan, ng kanyang wangis. At ang sabi ng Diyos sa bandang huli, ito ay mabuti, hindi lang mabuti, ito ay napakabuti ng kanyang nilikha, lalo na mga tao na nilikha niya sa wangis ng Diyos. At isa pang pagpapala dito, yung pamamahala sa buong sanlikha. Ang sabi niya uli sa verse 28, magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa ibon, sa himpapawid, sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang tao ay binigyan ng special na pribilehiyo upang pangalagaan ang buong daigdig, ang planetang ito. Take note, hindi natin pag-aari itong planetang ito. Kung ganyan ang kaisipan ng marami, yan ang dahilan ng pagsira. Yan ang dahilan ng pagiging makasarili na sumisira. Tingnan mo yung ilog natin. Tingnan mo yung dahilan ng mga maraming baha sa atin na kumitin lang buhay ng marami, na sumira ng ating kapaligiran. Pero ang tao ay binigyan niya ng special na pribilehyo na pangalagaan, ayusin, iayos, i-improve. Bilang mga pinagkatiwalaan. Pinagkatiwalaan na may accountability.
haharap tayo sa Diyos kung paano natin pinamahalaanan ang mundo na pinagkatiwala niya sa atin. Sa maliit man o malaki, mga kapatid, mga kaibigan, kumusta ang pribilehyo na ito, ang pagpapala na ito, na tayo mamahala sa lahat ng mga nilikha ng Diyos na binigay niya sa atin. Nais kong magtapos dito sa simpleng mensahe. Dahil gusto kong hamunin kayo, anong pananaw mo sa sarili mo? Sino ka? Anong tingin mo sa sarili mo? Kung ang tingin mo dito ay ayon sa pahayag ng Diyos, ginawa ka sa wangis ng Diyos, malaking pagkakaiba. Malaking pagkakaiba ng iyong buhay. Malaking pagpapala ka sa iyong pamilya, sa iyong iglesia, at sa iyong lipunan, sa trabaho, saan man ikaw nilagay ng Diyos. Malaking kaibahan. Hindi pa huli ang lahat, nakikiusap ako sa inyo, lumapit kayo sa tunay na larawan ng Diyos, si Hesus Kristo, ang magandang balita. Maaari kang baguhin niya, maaari kang ibalik sa orihinal na pagkakawangis ng Diyos. At tandaan mo ito, kapag lumayo ka sa Diyos, lalo mong sinisira, lalo mong winawasak ang larawan ng Diyos at ikay wawasakin niya. Magpakailanman. Kaya ito ay oportunidad na may dignidad ang tao. Sa awit 8, ano ito? Napakadakila ng iyong nilikha pero binigyan mo ang taong kagaya namin ng pamamahala. Awit 100. Ang sabi niya dito, kilalanin ninyo. Kilalanin ninyo ang inyong Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo sa Kanya. Tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa kanyang pintuan ng may pagpapasalamat. Verse 2, maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan, hindi may kapaitan. May kagalakan sa paglilingkod. Magsilapit tayo sa kanya ng may pag-aawitan. Magpasalamat kayo at purihin ninyong pangalan niya sapagkat ang Panginoon ay mabuti. At ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. O mga tao, o mga kaibigan, may pakiusap kami sa inyo. Magalak ka sa Diyos na lumikha sa iyo. Magalak ka sa pagkakalikha sa iyo. Pwede kang gawin na anumang klaseng uring insekto o hayop o buwan o maging bato ka dyan. Pero nilikha ka bilang tao sa wangis ng Diyos. I-reflect mo siya. Ilarawan mo siya sa biyaya ng Diyos kay Hesus Kristo at lalo na dito sa Kanyang Iglesia. Sa Kanyang Iglesia na bagamat mayroong pang mga karumihan, mayroong pang mga batik, pero darating ang panahon, mayroong grand wedding. Lahat ng Kanyang mga nilikha, babaguhin niya, lilinisin niya, isang napakagandang babaeng ikakasal sa Panginoong Hesus Kristo. Sana kasama ka roon.